Topic po natin, 20 best foods na dapat kainin ng senior. Okay, ito yung mga dapat kainin pag tumatanda. Pero kahit bata, di ba, pwede naman kumain ito. Pero syempre pag senior na, focus na tayo sa mga long life tips natin. Nung isang araw, gumawa ko ng video yung mga bawal kainin. Ngayon naman yung mga dapat kainin, ha? Okay, number one. Pag senior na, number one, dapat mas maraming isda ang kakainin. Okay? More fish ang kakainin, bawas na ng baboy, baka. Ang isda kasi may omega-3 fatty acids, maganda sa puso. Okay? Hindi lang puso, maganda sa cholesterol, pwede rin. At yung mga may palpitasyon, pwede rin. Nakakatulong din sa palpitasyon ng omega-3 fatty acids ng isda. Kahit anong isda, pwedeng sardinas, pwedeng tuna, pwedeng bangus, yung may pera, pwedeng salmon, lahat to may tulong. Number two, pwede kumain ng manok. Okay? Lalo na yung, siguro yung pecho, yung breast, pwede. O pwede naman may balat konti, medyo fatty lang yung balat. Pero at least yung manok better. Pero ang gusto natin sa manok, wag naman fried chicken lagi. Kasi kung fried chicken na may breading, eh mamantika pa rin. Maganda sa manok, yung mga roasted, inasal, o nilagang manok, pwede rin yan, nasabaw. Bukod sa manok, yung mga ibang healthy, yung mga turkey, yung mga low sodium. Ang maganda sa chicken kasi may protina, pampalakas ng muscle, pagbigay ng energy. Pwede yan sa may edad. Number three, pwede ang mga tofu, mga tokwa, okay lang yan. Kasi mga tofu, tokwa, protein yan eh. May protein din siya eh. Imbis na puro baboy, baka kinakain, yung tokwa and tofu, yan ang mga veggie meat eh, protein replacement. Less fat pa yan. Number four, magugustuhan nyo to, itlog. Okay, kahit senior pwede itlog. Pero syempre sa itlog, mas gusto natin egg white. Okay? Ang mga doktor, ang basta may sakit sa katawan, may liver problem, egg white. Puro egg white ang binibigay. Bakit egg white? Mataas sa protein ng egg white. Okay? Tsaka ang itlog, actually pwede rin naman yung egg yolk. Eh. Kahit medyo mataas sa cholesterol, ang recommended siguro hanggang one egg in a day pwede. Isang itlog sa isang araw, kung bibilangin mo sa isang linggo, mga pitong itlog, 7 eggs in a week, yan. Kahit may konting sakit sa puso, pwede na yan. 1 egg a day lang naman. Depende rin sa luto, imbis na fried egg, pwede rin naman hard-boiled egg. Diba? Huwag lang yung medyo malasado. Ayaw natin yung pag malasado kasi baka mamaya may bacteria, may salmonella. Mas luto konti yung gitna, pwede. So itlog, napakaganda. Mataas sa protina. Ang itlog may vitamin D. Vitamin D is, as in dog. Bira lang yung may vitamin D na pagkain. Meron ding choline. Ang choline para sa utak, nasa itlog din. So, mura pa ang itlog, di ba? So, kompleto siya. Pag wala kayong pera, pambili ng mga mamahaling karne, itlog na lang pwede yan, pampalakas. Number five, pwede kumain ng mani. Kasoy, peanut, walnut, almond, kasoy, lahat yan pwede. Basta yung mani, meron mga binibenta ngayon yung mga unsalted. Yung walang asin, walang mantika, mani lang. Yun talaga maganda. Tapos, mga 30 grams lang, mga konti lang, isang dakot ng ganyang maliit lang. Pwede na yan for the day. Ang maganda sa mani, talagang concentrated siya. Punong-puno siya ng minerals, ng protein, marami siyang sustansya. Yung mani na walang asin, walang mantika, okay din yan sa puso, okay din sa cholesterol, pati sa diabetes, nakaka-prevent din yan. So maganda yan. Kahit buto ng kalabasa, maganda rin yung buto ng kalabasa, basta konti lang. Ang babantay lang natin sa mani, wag lang yung luma o baka yung sira na, kasi pag nainitan, ayaw natin. Meron kasing nagmo-molds eh, nag-aamag, ayaw natin yun. Number six, pwede nyo kainin, strawberry. Sa mga prutas, sa Baguio, mura ang strawberry. Napakaganda ng strawberry kasi
ang strawberry and other berries, wala tayong ibang berries dito, yung mga blueberry, cranberry. Pero ang strawberry, anti-cancer siya. May anti-cancer property, may antioxidant ang strawberry, may fiber, may vitamin C, at mababa siya sa calories. Like sa Baguio, pag ang strawberry doon, hindi mo nalalagyan, matamis na siya. Yun talaga healthy. Number 7, pwede mo kainin ito pampahaba ng buhay. Manzanas, apple. Okay, apple, very healthy. Kaya nga sinabi, an apple a day keeps the doctor away. Eh. Manzanas, bakit? Low calorie. Kung gusto mo ng pampapayat na prutas, manzanas. Para sa diabetes, manzanas din. Ang baba ng glycemic index ng manzanas. Pag gutom ka, magmansanas ka. Pag stress ka, amuyin mo lang yung apple. Apple smell, apple scent, pampa-relax. Pag nagpa-panic attack, mag-amoy ng apple. Apple, nakakabusog. Isang apple, 100 calories din lang siya. Eh. So, maganda siya. Pears, pwede rin. Apple, yung... Tapos yung balat ng apple, hugasan lang maigi, pwede mo kainin konti nung balat. Kasi nasa balat yung fiber, yung pectin. Good for digestion, anti-inflammation, good for the heart. Ang baba lang ng sugar niya. So, hindi ko sinasabi apple juice. Ha? Apple juice, matamis na yon, may asukal na yun. Apple mismo. Diba? Actually, saging din pwede. Pero yung saging, wag lang masyado marami. Mga 1 to 2 bananas lang. Tapos, wag din yung overripe. Wag din yung sobrang tamis. So, konti lang ang prutas kasi ng mga okay. Apple, pears, saging. Oranges, pwede rin. Yung mga ano natin, citrus fruits. Orange, dalandan, suha, lemon, calamansi. Kaya lang, pag ginawa mong calamansi juice, lalagyan pa sukal, matamis. Pero orange mismo, dalandan, pongkam, magandang maganda yan. Vitamin C, super ganda. Bibili ka pa nga ng tablet ng vitamin C. Ito, kakain ka na lang ng orange, parang uminom ka na ng one tablet ng vitamin C. Ang taas ng vitamin C ng orange mismo, lalo na may pulp, yung balat, pag kinain mo, may fiber yon, maganda. Yung fiber ng mga prutas, pampababa ng kolesterol. High fiber, high potassium. Pinapawisan, di ba? Low potassium, deadly, nakamamatay. At yung apple, may polyphenol. Polyphenol sa apple, orange, marami din. Good for the skin, immune system, ang orange kasi vitamin C, di ba? Para hindi magkasakit, hindi magkasipon. Number 9, nakakalimutan nyo na prutas to, avocado. Avocado, fatty siya, pero healthy fats ang avocado. Meron siyang monounsaturated fats. Good fats siya, kaya fatty, pero napakasarap. Para makain, siguro konting-konting asukal lang. Konting-konting matamis lang. Pero avocado mismo, maganda. Although high calorie siya. High calorie, pero very healthy yan. Maganda sa puso, vitamin, minerals, good fats. Monounsaturated fat. Hindi ko sinabi itong mga pagkain only na lahat kakainin mo. Avocado siguro isang slice. Okay na yan. Number 10, ito ang dapat mong araw-arawin. Number 10, ito pampahaba ng buhay. Itong number 10, green leafy vegetables. Lahat ng gulay, lahat ng talbos, di ba meron tayo? Marami eh. Kahit yung sa ampalaya, kangkong, spinach, di ba? Meron naman mga mura dyan. Broccoli, pechay, pwede na pechay. O kung gusto mo spinach, may iba, lettuce, pang mayaman, mga kale, di ba? So, lahat ng green leafy vegetable, nakita nila, pag kumain ka ng gulay, dapat sang araw, dalawang tasa. Dalawang tasa sa ordinaryong tao. Kung malaking tao ka, lalaki, tatlong tasa. Tatlong tasang gulay every day. Huwag lang mamantika, huwag mo na lagyan ng maraming taba na sahog. Basta gulay lang, lagyan mo bawang, bawang, kamatis, sibuyas, okay na yon. So, green leafy vegetables, pampahaba ng buhay. Green leafy vegetables, sa pag-aaral, bawas cancer. Halos lahat ng cancer, nababawasan niya. Cancer sa bituka, cancer sa tiyan, cancer lahat. Kung marami kang bisyo, naninigarilyo, uminom ng alak, kumain ka maraming gulay, baka makontra konti.
ang bad effects ng sigarilyo at alak. Green leafy vegetables, pampapayat. Busog ka eh, pampapayat. At pampababa ng diabetes. Hindi ka magkaka-diabetes kasi ang green leafy vegetables, siya siguro ang number one na pagkain pang diabetes. Bakit siya number one sa diabetes? Ang mga gulay, pechay, ampalaya, ganyan. Pati okra. Diba sa diabetes, ampalaya and okra may tulong eh. Ampalaya may component siya na para din sa diabetes, may special component siya. So, bakit siya number one sa diabetes? Number one na magandang green leafy vegetables? Kasi mababa ang glycemic index niya. Glycemic index, ito yung number na nagsasabi gano'ng kabilis ma-absorb ang sugar sa katawan para tumaas yung blood sugar mo. So, pag ang glycemic index mo 100, sobra taas yan. Glycemic index mo 15, maganda yan. 50 sa gitna, balance lang yon. Ang gulay, ang pinakamababa, isa sa pinakamababa, 15 lang ang glycemic. So, kahit ang dami mo kainin gulay, hindi tataas blood sugar mo. Ang pampataas talaga ay mga kanin, soft drinks, tinapay, donut, yun talaga, shoot up ka agad. Number 11, broccoli, cauliflower. Oo, bakit mahal ang broccoli? Cauliflower, a little less, no? Ang tawag dito, cruciferous vegetables. Ang inaral ko dito sa broccoli, anti-cancer siya. Top siya, parang mga superfoods to na pang anti-cancer. Strawberry, broccoli, yan talaga. May mga pag-aaral sa Amerika yan. Department of Agriculture, less cancer. Kaya pag nakakita kayo ng broccoli o strawberry, kainin nyo. Kasi anti-cancer yan. Oo. Medyo mahal lang nga, di ba? Fiber, vitamins, antioxidants. Number 12, magandang kainin sa senior. Actually, sa lahat ng tao to, hindi naman pang senior eh. Pero sa senior kasi, dapat ito ka na kasi. Kasi gusto mo na mababuhay mo eh. Pero pag teenager ka, gusto mo pa mag... kumain, gusto mo pa magbara konti yung ugat mo, di pwede ka muna lahat ng gusto mong fast food. Pero kung bata ka pa, gusto mo na rin healthy, okay na to. Number 12, carrots. Ako nga, almost everyday uminom ako carrot. Carrot juice, carrots. Bakit maganda ang carrots? Kita mo naman yung kulay ng carrots. Very orange. Ang ganda ng kulay ng carrots. May beta-carotene ang carrots para sa mata. Di ba? Bad cholesterol mo. Di ba yung mga may cancer? Yung mga may cancer, carrots ng carrots. Actually, pag may cancer na, medyo hindi na effective yung mga juicing natin. Pwede pa rin. Pero pinakamaganda tong mga juicing natin with carrot juice, apple carrot juice, yung wala pang cancer, yung wala pang sakit. Bago pa umabot sa cancer, umiinom na nito o kumakain na nitong carrots, prutas at strawberry para makaprevent siya sa breast cancer. Yes, yung carrots binibigay. Number 13, pwede beans. Beans. Yung mga monggo, pwede yan. Diba? Monggo. Monggo, talbos ng ampalaya, napakaganda. Healthy, mura pa. Diba? Pang mahirap na high fiber, high protein. Diba? Biro mo, beans lang may protein ka. Diba? Na hindi ka na kailangan kumain ng baboy baka. So, vegetable protein, may vitamins. So, beans, monggo, pwede. Kahit may arthritis, huwag matakot. One cup lang. Pwede yan. Beans. Number 14, sweet potato. Kamote. Di ba? Bakit natin sinasabi pag bagsak sa school kamote? Hindi. Maganda ang kamote. Ang kamote, kita mo ang kulay niya. Yellow. Di ba? Minsan may pagka-orange ang kamote. Ang ginawa ng Diyos, basta makulay, masustansya. Makulay yung kamote, yung carrots, makulay. Pwede yan. May fiber, may vitamins. Maganda sa digestion, maganda sa baga ang kamote. Good for the lungs. Number 15, superfood din to, kamatis. Ako, kamatis. Sobrang health. Kamatis, di ba? Bakit? Antioxidant, lycopene. Di ba? Sa ketchup. Ang problema ko lang sa ketchup, ang problema sa ketchup kasi maalat eh. Very salty. Kaya yung mga may kidney problem, bawal ang ketchup.
maalat siya, hindi mo lang alam. Ang daming salt, minsan pa may sweet blend, maraming sugar. Oh, pero healthy naman, pero mas healthy yung kamatis mismo. Pag tomato sauce kasi nahaluan na ng mga dagdag. Pero yung kamatis mismo, lagyan mo ng konting ano ba, mga sibuyas, lagyan mo konting asukal, konting patis. De. Konti-konti lang. Yan, favorite natin yung kamatis. Eh. Hindi pwede maraming patis. Kamatis para sa puso, lycopene, antioxidant, iba carrots, kamatis, sa mata, maganda rin. Okay, huwag kakalimutan to. Number 16, whole grain. Yung mga high fiber, mga oatmeal. Pampababa ng cholesterol, oatmeal. Brown rice, oh, pwede naman white rice gusto mo. Wheat bread, pwede mo white bread. Eh, minsan kasi hindi tayo sanay sa brown rice, wheat bread. Mais, konti-konti, pwede naman. Oo. Pero itong mga whole grain, brown rice, wheat bread, oatmeal, pwede sa cholesterol, pambababa ng diabetes. Yan, yung mga may tulong dyan. Number 17, low-fat milk. Kung gatas, low-fat na lang, di ba? Kasi healthy ang gatas eh. Pero kung takot ka tumaba, doon na tayo sa low-fat, lalo na pag senior na tayo. Iwas tayo sa gatas na maraming halo ah. Yung mga, maraming kasing gatas na flavored eh. Yung nilagay na strawberry, ang daming asukal. Alanganin tayo doon. Number 18, yogurt. Okay? Yogurt healthy, pero wag yung yogurt na maraming flavored yogurt. Matatamis. Tingnan nyo rin, yung mga plain yogurt lang. Yung medyo maasim-asim, yun na mas maganda. Number 19, tsaa. Oh, lahat na inumin mo tsaa, green tea, herbal tea, chamomile tea, chrysanthemum tea, tsaa, kita mo sa Japan, 'di ba? Puro tsaa, mainit. 'Di ba? Mainit na tsaa. Antioxidant, green tea, anti-cancer, pampa-relax, chamomile tea, relax, pampatulog, tsaa. 'Yan ang habit sa hapon. Tayo sa hapon na 'yung kinakain. Dito, sa kababayan natin sa probinsya, sa hapon, soft drinks, di ba? Puro soft drinks, 1 litro, chicheria, yan ang merienda, o biko. O kaya diabetic tayo. Soft drinks, diabetic, abutin. Mga kakanin, diabetic, chicheria, diabetic, high blood. Sa ibang bansa, kita mo, anong merienda nila? Tsaa. Di ba? Tsaa, konting mga matatamis, malilit lang, pero more tsaa sila. Number 20, last, the most important, tubig. Diba? Dapat maraming tubig. 8 hanggang 10 baso. Pag senior siguro, pwede mga 8 baso. Hindi ko nahahabulin yung 12 glasses unless lagi nainitan ng senior. Senior, mga 8 basong fluid or water in a day. Pero ang difference lang sa senior, mas gusto ko, naka-space na yung pag-inom. Hindi yung isang upuan, 2 baso. Pwede isang upuan, 1 baso. After 1 hour, 1 baso ulit. O kalahating baso, pa konti-konti. Anong klaseng fluid? Pinakamaganda kasi tubig. Tubig or tsaa, counted na rin yon. Tubig na rin yon. Pag ginawa mo kasing, pag ginawa mong kape, black coffee. Pag ginawa mong buko, hindi ko sinama buko eh. Buko healthy, kailan nakakataba eh. Kaysa, kasi yung siyempre, senior kasi marami sa senior tumataba. Ang problema natin sa senior, dapat talaga bawas calorie. Ayaw mo tumaba ang senior. Kasi siyempre, senior masakit na ang buto. May arthritis na, mahina na. So, ayaw natin yon. So, ito yung mga healthy foods na kita nyo, ang daming pwede kainin. No? Yan, no? Isda, gulay, tofu, itlog, mani, strawberry, apple, orange. Lahat ng klaseng gulay, broccoli, carrot, kamote, kamatis, di ba? Yogurt, tsaa. So, ano yung bawal? Okay? Yung bawal. Alam nyo na yung bawal. Lahat na maalat, bawal. Sobrang tamis, di ba? Wala akong binanggit na cake, wala akong binanggit na pastry, o croissant, wala akong binanggit na mga cookie, na mga matatamis. Wala ko binanggit na taba ng baboy o pork chop. Wala ko binanggit na alcohol. Lahat ang mga bad eh. Alcohol, sobrang kape. Kape pwede siguro 2 cups. Wag lang naman 6 cups. Bawal ang hilaw ah. Hilaw bawal. Ayan. Bawal ang hilaw na karne. Hilaw,
Basta may dugo-dugo, lutuin nyo, hiwain nyo. Bawal lang may dugo-dugo, lalo na sa senior. Kasi pag ang senior nagtae, delikado. Pag kayo 30 years old nagtae, mabubuhay naman kayo. Pero pag senior nagtae, delikado. Baka maubusan ng tubig sa katawan. Mas mahina kasi katawan. Bawal din yung madidikit sa senior, ha? Madidikit. So bago pala kumain, inom muna ng 2 lagok ng tubig. Very important. Senior, mahirap na lumunok. Senior, madalas na masamid. Bakit? Umihina dito eh. Mahina. Ang senior, mas konti ang laway. Mas konti ang laway ng senior. Kaya kita mo laging dry mouth. Kasi nga, tumatanda eh. So, dapat inom muna 1-2 basong tubig. Lagok muna para madulas dito bago kumain ng madidikit. Kasi baka magbara. Tsaka pagkain, mas maliliit ang hiwa. Ha? Mas dahan-dahan. Hindi pwede lalamon ng marami. Hindi na tayo bata. Kakain ka ng marami. Baka mabangungot tayo. Okay? Yung mga spicy, masyado, iwas na. Mamantika, mas spicy, yan yung mga pambatang pagkain, iwas na. Doon na tayo sa mga lugaw-lugaw, sabaw-sabaw, mas healthy ng kakainin. Diba? Parang sa Japan. Tapos pa konti-konti lang. Okay? Sana po nakatulong to. Yung mga dapat kainin ng senior, at nabanggit ko rin konti, meron akong another video na gawa na nung isang araw, yung mga bawal kainin ng senior. Salamat po. God bless. Share po natin.